Ito na mga kapatid, bumuhos na ang suporta ng mga kapatid natin na OFW sa iba't ibang dako ng mundo mga kapatid. Ayon po dito sa Filipino Star ngayon, February 21, 2022. Ayon dito sa balita, higit pang nalagdagan ang tsansa ni presidential candidate Bongbong Marcos na tuluyan ng magwagi sa darating na eleksyon ngayong Mayo 2022. Ayon po yan sa Philippine Star ngayon mga kapatid. Matapos bumuhos din ang suporta ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. So malakas talaga si BBM kahit sa OFW mga kapatid. Yan po ang pinagsasalamat natin sa ating mga kapatid na OFW. Alam natin ng OFW ay nag-umpisa yan mga ka-BBM noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand A. Marcos. Siya po ang nag-umpisa dahil po nagkipagkaibigan siya sa iba't ibang bansa sa mundo mga kapatid like Russia, China, Middle East, Australia, kung saan saan po nagkipagkaibigan si Ferdinand A. Marcos sa mga bansang yan. Then later on, marami na pong mga bansa ang nag-hire ng mga Pilipino overseas workers mga kapatid para magtrabaho sa kanilang mga bansa mga kapatid. Ito, sabi dito sa balita mga kapatid, ito ang lumabas na resulta sa Kalye Survey para sa mga Pinoy na nagkatrabaho sa ibayong dagat. Matapos makakuha ni Bongbong Marcos ng 92.13% at magtala ng napakalayong agwat sa pumapangalawa na si Vice President Lenny Robredo na may 2.57% po lamang. Napakalayo po ang kanyang diferensya mga kapatid. Sa mga kaibigan natin, sa mga kapatid natin nagkatrabaho sa iba't ibang bansa sa mundo mga kapatid. Biro nyo, 92.13 kumpara sa 2.57 si Madam Lenny mga kapatid. Ang pumapangatlo na nakadikit kay Lenny Robredo ay si Manila Mayor Isko Moreno mga kapatid na mayroong 2.54%. Si Manny Pacquiao ay 0.62% lamang at si Senator Ping Lacson ay may 0.15%. Ang undecided ay 1.98% mga kapatid. So napakalayo ang diferensya talaga ni Madam Lenny. Ang pinagtataka ko mga kapatid, okay, ang pinagtataka ko lang, bakit hindi kilala si Madam Lenny ng mga kapatid natin na OFW? Baka hindi siya nagpakilala sa loob ng mahigit na 5 taon na kanyang panunungkulan bilang isang vice presidency. Bakit hindi siya man lang nakakuha kahit na 2 digits man lang? Sana. Kaso hindi. 2.57% lang po ang kanyang nakuhang porsyento sa mga kapatid natin na OFW, which is napakababa naman. Ikaw ba, Vice President ka? Hindi ka kilala ng mga OFW? Ibig sabihin, wala kang katulungan kahit isa man lang sa mga OFW na nangailangan ng tulong during your term as a Vice President. Ang mga datos nito ay mula mismo sa pulso ng Pilipino worldwide summary na inilathala sa social media ng Splat Communications nitong Pebrero 17, mga kapatid. Yan. Galing ito mismo, yung survey na ito ay galing sa Splat Communication, mga kapatid. Sa 92.13% puntos ni Marcos, ang nakuha nitong boto ay 2,974 mula sa kabuuang 3,228 respondents, mga kapatid. So talagang bumabaha
bumubuhos ang suporta mga kapatid ng mga kapatid natin na OFW kay BBM. Si Lini ay may 83 mga kapatid, 83 83 boto lamang ang kanyang nakuha. Sa mga responded na 3,228, si Isko ay 82, mga kapatid, si Pacquiao ay 20. Samantalang si Ping Lacson ay 5 boto lamang, si Ping Lacson, mga kapatid, napakababa. Nalikom ang tala mula sa 8 bansa mula sa Asia, gitnang silangan. Isinagawa ang survey noong October 2021 hanggang Enero 31, 2022 mga kapatid sa mga OFW sa mga bansang Hong Kong, napakaraming Pilipino dyan, Taiwan, marami rin Pilipino, Japan, Macau, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi at Saudi Arabia mga kapatid. So talaga naman napakalakas, nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin dyan na mga OFW na putong-puno, full support talaga sila sa ating kandidato na si Bongbong Marcos. Sana po wag magibang isip, sana maghikayat pa tayo mga kapatid ng mas marami pang OFW. Kung pwede nga po lamang ay 100% na lang para mas matibay ang ating solid na solid po ang buto ni BBM sa darating na Mayo mga kapatid. So hanggang dyan po lamang mga kapatid, na maraming salamat sa ating mga kapatid na OFW sa kanilang mga suporta kay BBM. Sana tuloy-tuloy na po yan. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe and healthy. God bless po. Again, George Sir Vlogs. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa George Sir Vlogs, pakisubscribe naman po. At saka i-like, mag-share, at saka mag-comment sa baba. Okay, God bless po. God bless pa more. George Sir Vlogs po lamang.